Siyempre magbibike tayo ngayon, titingnan natin yung estado ng Marikina after nung nasalanda. Ito, kasi pinapaganda nila yung area na yun, yung sa riverbank. Ito currently kasama ko yung kaibigay ko, si Boy Pulikat. Kumakain lang kami ngayon ng panlaman sa dyan. Libre niya to guys, mayaman yun eh, si Boy Pulikat. Pogi ko. Kaya binili ko itong cellphone na to. Pogi ko dito. Ha? Maganda pa camera ng phone dito. Hindi ko na naka-iPhone. So ito na siya no, ngayon. After nung Ulysses. Grabe. Hindi pa rin after. Pinapaganda to, tapos ito yung nangyari. Glow up ko, before and after. Though. Ito na. So, yung glow up ko. Medyo maputik na kasi nga syempre, puro lupa, tapos tabi ng tubig. Yung glow up. Nawala na yung ano niya, ganda niya ngayon. Pero titingnan natin doon sa tinatambayan natin kung okay pa, ha? Sige. Mamaya ulit. Grabe talaga yung damage, guys. Malala pa sa damage ng mukha ko. Grabe na yun. Grabe na yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, guys. Actually, hindi lang naman sa ating bansa. Grabe yung pinsala ng bagyo. Grabe. Ang tindi ng pinsala, amin. Kitang-kita talaga ang linaw. HD pa. Pero ang ano, magiging twist natin dito, magpo-photoshoot tayo kahit ganito yung itsura. Papagandahin natin, guys. Kaya ko yun, men. Hindi, para ka naging model ng basura. Grabe, men. Nung tinaog yung ano. Nakataog talaga yan. Hindi, ganyan. Hindi, sinadyan. Ayun, ito. Para makasalo yun. Masalo ang. Ayun, sana all sinasalo. Ayun, para di mo magsak. So, yun, oh. Kumakain na kami ngayon ito. Yung favorite na kainan dito. Maraming taong walang manners. Bakit? Sabi niyo mo, kaya karaming basura ang talino mo dun, men. So, ang problema, hindi yung basura, yung tao. Ang problema ng tao, walang mga disiplina. Kulang sa GMRC, tama ba? Kung walang nagkatapon ng basura, walang ganitong problema, tama ba? Kung ganito yung pinsala dito sa Marikina, how more doon sa mismong tinamaan ng mata ng bagyong Ulysses. Diba? Sabay ito kasi minsan hindi natin ma-appreciate talaga yung nakikita natin. Pero pag mismong mga mata na natin nakikita ng mga nangyayari, mararamdaman mo talaga, men. No, ma-feel mo. Dapat yun sa mga nagbibigay dyan ng mga goods, relief goods. Pag nagbigay kayo ng pagkain, samahan nyo ng trash, ano, trash bin, trash can, o kaya mga ano. O kaya, intayin nyo na lang matapos kainin yung relief goods na binigay nyo, tapos kayo na rin kumuha ng basura. Diba? Kasi hindi naman yung basura yung problema natin, yung disiplina ng tao. Huh? Ako, men,
Ako, pag may kinakain akong basura, minsan inista ko lang sa bag ko eh. Kaysa magtapon ako kung saan-saan eh. Oo nga, amin. Saan ba nang galing ang problema ng baha? Sa basura? Saan ba galing ang basura? Diba? Isipin nyo yun. So, nasira din pala yung bike lane dito. Sa may Marikina. Epic fail ang putik dito sa may Marikina. Kasi nga, syempre, nagkaaroon pa sila. Ang tawag dito? Rehabilitation program, no? Kung saan inaayos sila yung renovation ba? Tanga, rehabilitation kasi binabalik nila. Ha? Renovation ba? Ayun daw, renovation. Basta ganun. So, yung currently nandito kami, nagkaaroon sila na activity habang umaambon, guys. And nakikita nyo kung gano'ng kaputik talaga dito. Makikita nyo yung palayan. Ito yung mga putik. Ayun yung putik, guys. Man, lumubog yung paa natin. Alam mo naman yun. Naramdaman mo yun. Makaiwas ako. Ayan, guys. Sobrang dirty, no? Sobrang putik talaga. And ayan, si Kuya, nagkaroon ng pictorial para katunayan nagtatrabaho sila dito. And then, yan yung mga kapwa namin, bikers, na naliligo na sa ilog. Ayan. And then, naglilinis na sila kasi maputik nga, guys. Ayan, guys. Nagsisimula na lang ulit yung rehabilitation. Nagtatanim na ulit sila ng mga halaman dito. Kasi nga grabe yung naging damage nung bagyong Ulysses dito sa, which is mild lang naman to compared talaga sa mismong tinamaan talaga ng bagyo, pero makikita mo talagang sobrang lakas at yung mga damage talaga is talagang hindi kaya-aya. Yan, no, yung nga guys, nandito tayo sa loob ngayon ng Circulo Verde kung saan walang katao-tao, guys, no. Actually, narkilan natin tong lugar na to para lang makapag-shoot tayo ng video dito. And unfortunately, sarado yung mismong bike playground kung saan dun talaga kami nagbabike, no. Kapag may mga, wala lang, gusto lang namin dito. Kasi may mga ano dito, may parang trail. Papakita ko sa inyo, guys. Actually, may mga video kong in-upload before na nagbike kami dito sa Circulo Verde, dito sa bike playground. Sarado nga lang siya kasi because of pandemic din and hindi pa naman talaga safe, and ang pag inopen nila to panigurado maraming tao napupunta, and ayun nga iniiwasan natin na magkaroon ng kumpulan ng tao. Medyo tahimik dito, so yun lang, guys. So walang katao-tao, guys, kami lang at nung kasama ko yun, no? Guys, no, bali nandito na kami sa huling destination namin. Ito kami sa Starbucks. So, after ilang months na nagkaroon ng lockdown, ngayon na lang ulit ako nakapag-SB. And ngayon na lang ulit tatikman yung favorite ko, that third mocha, frappuccino. And basag niyo po yung bumili din pala ako nina ng bagong sandals na sandugo. Kasi medyo yung luma na yung sandugo natin na ano. 7 years na tatingnan nyo, guys. Tignan nyo, guys, kasi maputik dun sa pinuntahan namin kanina. Saka bumubuka-buka na yung ano. Bubuka-buka na. 7 years na kasi yan, pero guys, ang tibay niyan, grabe, solid. Pinang-akit ko yan ng ano, ng bundok. Ilang ilog na yung tinawid niyan. Grabe yan. Magsisiyar tayo ngayon dito sa Starbucks. Gamit to. Nito namin sa Starbucks na kaibigan ko. Magpapalinis na ako kasi madumi na siya eh. Punta tayo dun sa pinagpapagupitan ko. Papakita ko sa inyo, guys. Hindi ko alam kung pati pa ako papalinisan ko din kasi medyo madumi na siya. Thank you.
malinis na siya ulit. Pwede nang dumihan. Pwede na ulit dumihan. At ayun nga guys, katatapos ko na linisin yung bike natin kasi sobrang putik talaga nung pinuntahan natin. Actually, hindi naman siya ganun. Before yung Typhoon Ulysses, sobrang nasira, dumumi dahil nga sa baha, naging maputik. Actually guys, as of now, bawal pang pumunta doon o pumasok doon sa lugar na pinupuntahan namin before. Pero nakiusap ako na sa saglit lang gusto ko lang makita kung ano talaga yung pinsala nung bagyong Ulysses dun sa pinupuntahan naming lugar. Then pinagbigyan naman ako, thank you dun sa mga staff na yung mga nandun na pinapasok ako kahit saglit lang. So makikita nyo, nakita nyo naman dun sa mga video na talagang hindi na siya kaaya-ayang puntahan sa ngayon. Pero yung rehabilitation nung lugar is ongoing, no? And hopefully bago magpasko matapos na yun, I think may mga taong pupunta doon. Pero sana guys, kung pupunta kayo doon, social distancing pa rin kasi as of now, no? Hindi pa rin naman safe kasi wala pa tayong vaccine. Ride safe and stay safe and God bless us all. So paalam and kita-kits sa ating susunod na video. Maraming salamat sa mga nanood at sa manonood pa.